Ito po natin, ang immune system po, sila po yung mga parang sundalo o pulis na lumalaban sa mga masasama. O, sa katawan po natin, ang immune system naman, yan po yung lumalaban sa mga virus o pagtanda o kaya mga cancer, mga sakit. O, na madalas na natin naririnig yung mga matatanda, minsan yung cancer, ayaw na nila magpa-chemotherapy o kaya magpa-radiation therapy. Bakit? Masyado na mahal. Ang sasabihin nila, babalik sila sa tradisyon o kaya yung mga pagkain o ibig sabihin, palalakasin po nila yung kanilang immune system. So, ganun po madalang nangyayari ngayon. Pero kung makapapansin po natin, no, napahaba buhay nila. Ang dami yung may mga cancer sa atin ngayon na hindi yung nagpa-chemotherapy. Pero bakit hanggang ngayon buhay? Kasi dahil sa mga kinain nila, nag-a-adjust yung katawan natin. So, dami natin natutulungan. Okay? Kung makikita nyo, sample no, ng immune system, kung makikita nyo sa inyong mga screen, yung pong kulay dilaw, yan po ay yung ating immune system. Ang tawag po sa dugo po nakikita yan, neutrophil po yan. Okay? Actual na kuha po ito sa microscope. At yung kulay orange naman, yung nakansin nyo dyan, yan naman po yung uri ng bakterya. Ang tawag po dyan, anthrax. So makikita nyo, binabalutan po nung dilaw yung orange hanggang sa ito'y mawala. So ganun po nangyayari sa loob ng katawan natin. Sa mundo naman natin sa labas, di ba hinuhuli yung mga masasama? So ganun din po dito sa loob ng katawan natin. Paano siya gumagana? Ang immune system, paano gumagana sa ating katawan? Makikita nyo, sample po doon sa litrato, makikita nyo sa mga inyong screen, meron po tayong mga first line of defense. Ang first line of defense, kagaya po ng ating balat. Yan po yung mga first line of defense. Ano pa? Yung mucosa ilong natin, first line defense po yan. Nagtatrap po siya ng mga bakterya para hindi makapasok sa katawan. Sa litrato, yung kulay pula, yan po yung ating immune system. Binabakudan po niya yung ating loob ng katawan. Kaya nakaharang po siya. Okay? Kaya lang, may mga virus o may mga bakterya na nakakapasok sa katawan. Kagaya po, di ba may nakapasok sa katawan natin. Ganun po yan, halimbawa, makain tayong madumi na pagkain. May nakapasok na germ sa ating katawan. So, anong mangyayari sa loob ng katawan natin? Di ba? Yung immune system natin, hahanapin yung mga virus. Tapos iipunin niya, itatapon niya. Ang mga sample ng immune system natin, yung mga first line of defense, iruwak sa tenga. Di ba? Sa ilong. Alam nyo ho ba yung laway natin o yung luha po natin? Meron po siyang antibiotic property. So, yun po yung immune system ng katawan natin. Sample, may nakalusot. May nakain tayong dumi sa katawan. May isang pagkain, madumi. Alam po ba natin na yung bituka natin, kung makikita nyo sa litrato sa inyong mga screen, yung stomach, di ba? Yung kinain natin, tutunawin yung mga pagkain na kinain natin. Kaya siya matutunaw dahil acidic po yung ating bituka. So dahil acidic yung environment natin, matutunaw yung kinain, kasama po yung mga dumi o mga germs. Yan po ang trabaho ng immune system. Papatayin yung mga bakterya o virus sa katawan. Kaya lang may nakalusot, pumasok po siya sa ating dugo. Diba? Nakapasok sa ating dugo. Ngayon yung immune system natin, magtatawag po siya ng mga kakampi niya. Okay, kasi pag nakapasok sa loob ng katawan natin, yung dumi, di ba nag-uumpisa, naglalagnat po tayo. Okay, halimbawa ho, makikita nyo sa litrato, nakapasok po yung virus na invade yung dugo natin, yung katawan natin. Yung mga kulay green sa litrato, yung mga sombrero, yan po yung mga immune system ng katawan natin. Anong ginagawa niya? Kanya-kanya po sila na role. Kanya-kanya ng trabaho eh. Papalibutan niya yung virus na nakapasok sa katawan. At yung isa po, makikita nyo number 3, aatakihin niya. Yung number 4, kung mapapansin nyo, pinipicturean niya. Bakit po? Tinatandaan niya papasok sa katawan. Kasi bago siya eh. Ngayon ang gagawin, tatandaan. Pag natandaan po niya, di ba? Pag pumasok ulit, alam po nung immune system ng katawan natin paano papatayin o lalabanan yung bagong virus na nakapasok. So yan po ang trabaho ng immune system ng katawan natin. Lahat ng mga yan, nang gagaling po yan sa labas. Pero alam nyo ho ba, na may sakit tayo,
na nakukuha sa loob dahil sa immune system, ang tawag po sa mga sakit na yon, yun po yung autoimmune na mga sakit. Kagaya po ng ano, leukemia, lupus, psoriasis. Ibig sabihin po niyan, yung sarili po nating cell nagre-react mismo sa sarili natin. Autoimmune disorder po siya o sakit. Okay? Pero ang kagandahan po, tawag po natin, meron po tayong mga tinatawag na mga lymphoid organ. Ano po ba ang sample ng mga lymphoid organ? Tonsils. Oh, pag-usapan doon natin mamaya yan. No? Ang tonsils po, first line of defense. Ang gagawin niya, sasalain yung pumasok sa ilong. Diba, hinaharang siya ng mucus. Ngayon, nakalusot. Papasok ngayon sa tonsils natin. Pagpasok dyan, diba, minsan may mga namamaga. Nag-tonsil, nagtotonsilitis po tayo. Kasi naglalabanan po yung galing sa labas na dumi at yung katawan natin. Okay? Pag nakapasok po yan, di ba, ang gagawin niyang tonsil kasi tinatrap po niya eh. Hinuhuli niya para hindi siya makapasok sa baga, yung mga bakterya. O, yun po ang trabaho ng tonsil. Akala natin peste, di ba, kasi inoopera. Pero alam po ba natin na napakaganda po ng role niya? Kasi nga siya yung nagtatrap. Ano pa ang mga immune system natin? Kulani. O, di ba, lumalaki din yan. Ano pa? Appendix. Akala natin walang kwenta appendix, pero meron. Siya po ang bahala sa paggalaw ng ating bituka, ng mga kinain natin. Removal o kaya move ng mga dumi. Kaya kung mapapansin nyo, pag na-operahan po tayo ng appendicitis, tapos nag-appendectomy tayo, pag hinistopat, in-examine yung appendix nyo, ang kalimitan nakikita doon sa resulta, fecalit o dumi. So yung mga trabaho, spleen. Ang spleen po, siya naman na nag-aasi sa blood ng katawan natin. Di ba? Nag-filter po yan. Ang thymus, ganun din, kinikilala niya yung sarili nating cell at yung mga bagong pumapasok sa katawan natin. Yung buong trabaho. So, napakaganda ho ng ano, lymphoid organ. Ang kanya-kanya po trabaho yan. Alam nyo rin ho ba, na halos araw-araw pag lumalabas po tayo, meron tayong mga nai-encounter na mga iba-ibang klaseng dumi o pathogen. Virus man o bakterya. Pero hindi ho lahat ng tao pwede magkasakit o nagkakasakit. Bakit? Kasi na-adapt po natin yung dumi sa labas. Ibig sabihin yung katawan natin nai-immune doon sa ginagalawan po natin. Ang tawag po doon, di ba yung defense mechanism, ang tawag doon, immunity. So ibig sabihin yung katawan po natin nagpo-produce na sarili nating antibody doon sa regular nating nakikita. Kaya nagiging immune tayo, defense mechanism, immunity po yon. Okay? Kasi daming virus po na nakapalibot sa atin. Iba-iba ho klase ang mga virus. At para lumakas po ang ating katawan, ang immune system, so dapat po ang pagkain ho natin napaka-importante, balanse. At meron dalawang essential na vitamins na kailangan natin pampalakas ng immune system. Yan po yung tinatawag na vitamin A at vitamin C. Ang kagandahan po nito, ang first Vita Plus kaya ho lahat ibigayan. Diba? Pangkalusugan, para sa pamilya o financial security, kaya ho lahat ibigayan. Okay, bakit first Vita Plus? At alam ho ba natin, kung titingnan natin ang edad ho ng tao sa panahon ngayon, di ba, ang dami ho namamatay. Ang average na lifespan po, panahon ngayon, 70 na lang. Kung dati po, maabot ho tayo ng 100, pero ngayon 70. At kung titingnan natin ang leading cause of death o dahilan bakit ang tao namamatay, ang number one pa rin po kung titingnan natin, sakit saan? Sa puso. Pangalawa ho, cancer o malignant neoplasm. Pangatlo po, sakit sa baga. Kaya nakakalungkot, no? Panahon ngayon, madalas nasa balita, updated tayo. Dahil po saan? Dito sa coronavirus. O para sa kaalaman ng lahat, madalas nakikita natin sa balita, ano ba ang coronavirus? Diba? Isipin nyo, 18,000 na po ang number of cases natin total. Sa Pilipinas, sa buong mundo, lagpas na po tayo ng 5 million o 5 million, di ba? Ang mga bagong kaso, kung titignan natin 16, sa NCR po, 16. Bakit? May mga ganyang kaso, fresh o kaya late case. Kasi yung validation po ng Department of Health. So kung titignan natin, parang ang dami. Kaya lang tingnan po natin yung deaths, di ba? 957, yung recoveries, napakadami na po. Yung active cases. So kung titingnan natin, akala natin nadagdag malaki, pero yung validation po
So nagka-out po ng gap sa validation. Pero maganda po dito, dumadami po yung mga recoveries natin. Okay, so napaka-vigilant po dapat natin ngayon. So buong mundo namin na, no? Ang coronavirus eh, kung titingnan po natin, grupo po siya ng sakit ng virus. Grupo siya ng virus na nakaka-apekto po saan? Sa tao o pwede rin sa hayop. Kung nakikita nyo sa screen, typically mild, oo, dapat mild siya eh. Pero may mga kaso po na lethal, ibig sabihin nakamamatay. Bakit? Kasi ang coronavirus, matagal na po siya. Ibig sabihin, 1960s po may coronavirus na. At hanggang ngayon, may existing po sa mundo natin na coronavirus. Pero yan po yung mga mild cases. Kaya lang noong 2019, di ba, November, December, lumabas po yung tinatawag na NCOV o SARS-CoV-2. Okay? Naging pandemic po siya. Bakit? Di ba? Kasi nagkahawahan na. Ano ho ba? Tingnan natin, no? Ano ho ba ang epidemic? Ang epidemic po, kung makikita nyo sa litrato nyo o sa mga screen nyo, sakit po siya na dumadami sa isang lugar. Madaming kaso ng sakit, pero nasa isang lugar lang. Pero ang pandemic po, madaming sakit sa madaming lugar. Ibig sabihin, apektado po globally. Kaya tinawag ko siyang pandemic. Kaya isipin nyo, halos lahat ng state meron ng coronavirus, ilan lang po yung o kukunti lang yung wala o malitang kaso. At saan po ito nagsimula? Kung natatandaan nyo, sa China. O, yan pong nasa litrato nyo, actual nakuha ng x-ray yung pasyente na 44 years old na namatay sa market o yung ano po siya, nasa seafood market. Yan po yung kanyang x-ray. Ito naman po yung kanyang CT scan. Kung mapapansin nyo, yung kulay itim, yan po yung normal na x-ray. Pagdating sa dulo, yung kulay, may kulay bilog na pula, dumadami yung puti. Ibig sabihin, nagkaroon po ng halo. Okay? Madami siyang mga patches na puti. Sa autopsy, makikita nyo sa autopsy, no? Confirm positive po sa test. RT o real-time polymerase chain. At makikita nyo, lymphocytes, ibig sabihin po ng lymphocytes, signs po ng virus. Ibig sabihin, mataas ang virus doon sa pasyente nakita sa autopsy. So yun po yung actual na kaso ng pasyente na may coronavirus. Nag-umpisa ho yan saan? Sa Wuhan, China. At kung makikita nyo, binanggit ko kanina, 1960s po meron ng coronavirus. At yung number 7 po, yan po yung NCOV 2019 o novel coronavirus. Ibig sabihin, na-discover po siya noong 2019. Tingnan nyo yung number 1, number 2, number 4 at number 5. Hanggang ngayon po, existing po siya sa mundo natin. Nakakapekto po siya saan? Pwede sa bata, pwede yung sa matanda. Kung natatandaan nyo yung SARS-CoV, 1990s, nagkaroon ng SARS. Yung MERS-CoV, mga 2012, nagkaroon po niyan. Kaya po niyan, novel 2012, yan po yung MERS-CoV. At noong 2019, novel, bagong discovery noong 2009, kaya novel coronavirus. So nasusundan po natin, typically mild yung apat na klase ng coronavirus. Kaya lang may mga lethal, kagaya ng SARS, saka yung MERS-CoV. Yan po yung mga lethal, at yun ngayon. NCOV 2019. Lethal po sila. Bakit dumadami po ang kaso ng namamatay natin? Pero nalalabanan ko ba yan? Nakokontra ba yan? Kasi kung titingnan natin, ayon sa WHO, wala po siyang gamot. Walang gamot para prevent po siya. Kasi wala po siyang bakuna. Kasi ang virus po, di ba dapat self-limiting, dapat palakasin mo immune system mo. Pero sa coronavirus, ibang klase, ang dami yung namamatay. Kasi ang virus po, kung titingnan nyo sa mga screen nyo, madaming klase. Ayan o, rhinovirus. Diba? Yan po yung nakikita sa anyo, ordinaryong sipon, inuubo. Diba? Influenza. Yan po yung flu. Kung makikita nyo, nandyan din po yung coronavirus. Ayan sa litrato. Herpes virus. Diba? Iba, rabies. Nandyan din po rabies. Ebola. Kung natandaan po ng Ebola, meron din po. So, smallpox virus din po yan. Pero may lahat ng halos nung iba dyan, may bakuna. Kaya lang naging pandemic na po yung coronavirus.
yung bagong strain, yung novel 2019 po, ENCO. O, tingnan natin ha. Ano ba nangyari sa ordinaryong sipon o common cold? O, kung makikita nyo, virus, rhinovirus, respiratory droplet din po siya. Nakakahawa din po siya. Initially, papasok sa ilong, sa mucous membrane. Diba? Tapos papasok sa lalamunan. Nagkaroon po tayo ng congestion zone. Parang barado. Papasok sa lalamunan, pwede pumasok sa baga. Yung iba po, inuubo na. Pwede rin hunlag natin. Pero hindi masyado. Bakit? Kasi nga, common cold rhinovirus po siya. Ibig sabihin, typically mild. Okay? At usually, gano siya po tumatagal? O, tingnan natin ang life cycle niya, no? Usually, 2-5-7 araw lang. Unang araw, di ba, barado ilong, sakit lalamunan, pang 3-4 na araw, pwedeng gumandang pakiramdam. So, pagdating ng mga 5-7 days, dapat okay na tayo. So, yan po yung ano, kasi virus po siya, self-limiting, kusang nawawala. Okay? Sa mga ordinaryong virus. Tingnan natin ang flu. O, sa flu, kung makikita nyo, di ba, masakit ang ulo madalas, tapos, sore throat minsan. Pero sa common cold, di ba, runny nose, pasok sa katawan, papunta dito sa ating baga. So yung kanyang kaibahan, kanya-kanya ho siya. Kaya kung paano i-diagnose yan, tinitingnan ano ho ba ang una naramdaman, masakit ho ba ulo, dry cup ho ba, may ubo ho ba, maplema ho ba. So yan po yung mga klase, paano natin malalaman kung common cold po ito o flu. At kung makikita nyo, yan po virus, di ba? Ang virus, oh, ideally, wala ho yung gamot. Kasi kaiba po siya sa bakterya. O, kita nyo ang diferensya, no? Nakita nyo sa kanilang litrato, coronavirus, bilog siya, kaya siya corona. Ganyan po yung influenza, para din siyang bilog. Ang bakterya, medyo ba? So, magkaiba po siya. Bakterya at virus. At tingnan natin to, sample ha. Tonsils. Di ba ang tonsils, part ng immune system ng katawan natin. Makikita nyo lang, normal. Pero doon sa isa, malaki na ho siya. Alam nyo ho ba, ang tonsil, part din po yan ng ano yan, ng lymph node natin. Di ba lumalaki din siya? Bakit siya po yung nagtatrap eh? First line of defense. Di ba? At kung makikita nyo, yung isa, yan po yung pag-diagnose. Kukuha ng sample dyan, kinukulture po yan, sinuswab. Kasi na-examine po yan. Tingnan nyo ha, ang tonsils first line of defense. Pero, alam nyo ho ba, meron din yung bacteria o virus. Ang gamutan sa kanila, magkaiba din. Kasi kung bacterial infection, yan po yung strep throat. Kailangan po dyan ng antibiotic. Pero yung sore throat na virus, kung mapapansin po natin, wala hong antibiotic. So maliwanag po, no? Pag virus, hindi ho kailangan ng antibiotic. Antibacterial, hindi kailangan. Pero pag bacteria, kailangan po natin mag-antibiotic o kailangan natin antibacterial na gamot. Pero sa coronavirus, sa kaso niya, dahil virus pa siya, bukod sa wala hong gamot, ayon sa WHO, wala pa din hong prevention. Unlike po ng mga ordinaryong sakit, meron na pong prevention. So maliwanag po. Ngayon, paano ho nahawa? Bakit naging pandemic ho siya? Bakit mabilis nakahawa? Respiratory droplet. Pwede yung dahil sa pakikipag-usap, atching, sneezing, or coughing, pag-ubo. So pwede ho tayong makahawa. Ngayon, ang kamay ho natin, bakit naging pandemic ho siya? Bakit madami agad nahawan? Kasi ang kamay ho natin, masyado makasalanan. Naniniwala ho ba tayo doon? O tingnan mo yung katabi mo, kung may katabi tayo, makasalanan ho ba ang kamay? Makasalanan. O sample, may kausap po tayo ngayon. Infected siya. E ikaw, mahilig humawak sa muka. Pag hawak sa muka, di ba, pwede ho tayong mahawa. Di ba kasi may mga taong ganun, yung mahilig humawak sa muka ng sarili natin. Hawak sa ilong, hawak sa bibig, hawak sa mata. E-infected siya. So, yan po yung mga pagpasok sa katawan natin. Diyan po siya papasok. Diba? Ano pa? Halimbawa po, yung alaga natin,
infected, pwede yung makahawa sa tao. So, di ba? Nasa balita, saan yun, ano, yung mga sample na dugo, kinuha ng mga monkey. So, hindi pa natin alam kung anong bagong update doon. Ano pa? Infected yung ikaw, yung amo, yung alaga mong hayop, pwede mo mahawa. So, saan yung siya papasok? Anong port of entry natin? O, di ba? Pag makasalanan yung kamay, pwede yung pumasok saan? Sa bibig, sa ilong, sa mata, sa balat, pag may sugat. Kung wala sugat, wala pa pong study na pwede yung siyang pumasok. Okay? So, pag may sugat, pwede yung makapasok yung virus. Sa genitals, pwede rin po. At pag nakapasok ko sa katawan natin yung virus, eto na po. Diba, tinan nyo. Bagong strain siya, bagong virus, papasok saan? Sa ilong. Hindi kilala nung ilong, nung ating first line of defense, nung mucus, nakapasok po siya sa ating dalamunan. Hindi rin kilala dahil bago, nakapasok siya sa baga natin. Mag-uumpisa na ho tayong ubuhin, sasakit lalamunan, sasakit ang ulo, mahirapan ang huminga. Hanggang sa makapasok sa dugo, hindi rin kilala nung virus, so ang gagawin ng immune system, tatandaan bago to. Tatandaan nung immune system ng katawan natin. Kaya lang, habang nakikipaglaban yung immune system sa virus na bagong pasok sa katawan natin, ano maramdaman natin? Pwede hong lagnatin, sumakit dibdib, mahirapan huminga, magkaroon ng pulmonya hanggang mag-kidney failure tayo. At tingnan po natin, no, ang period ng incubation period ng coronavirus, 2 hanggang 14 na araw. Ang median po niya, 5 to 6 days. So yun po yung nangyari sa loob ng katawan natin. Ngayon, bakit may mga kaso ho tayo na nag-negative na ho sa COVID? Kailang sira na po ang baga, negative, sira baga, namatay pa rin po ang pasyente. Diba? Ano hong mga bagay ang pwede hong makapagpababa ng immune system ng katawan natin? Diba? Kasi ang hirap hong labanan yan. Lalong-lalo na kung tayo stress. Yung mga nakikita nyo sa screen nyo, yan po yung mga bagay na pwede makapagpahina ng immune system ng katawan. Stress. Anxiety. Bakit? Ang dami po sa atin na wala ng trabaho. Diba? Hindi makapasok sa trabaho nila. Kaya lang iisipin mo, pag pumasok naman sa trabaho, magkano sweldo, minimum, tapos na-infect ka, magagastusin mo sa ospital. So, doble-dobling stress. Anxiety, nasa ospital ka, bawal kang bisitahin, wala kang makakausap. So, lalabanan mo yung sarili mo. Nagkaroon ko ngayon na anxiety, nade-depress ka pa. Kaya kahit nag-negative na yung iyong COVID test, di ba, kung yung pananaw mo naman, negative na, bumabagsak ang immune system ng katawan natin. Kaya ho, may mga kaso, pwede ho tayong mamatay. Yung mga nag-test na positive ng COVID. Di ba? Sino ho pa mga stress ngayon? Di ba? Yung mga leaders natin, di ba, na-stress sila. Kasi ang dami natin problema. Di ba? Sabi ka ng ulo natin, no? Ang sabi ko, 5,000, ang dumating 5,000. So, misa kabiroan po to. Pero ang totoo po, nangyayari yan. Kung sino po mas na-stress na sa atin, di ba tayo, pamilya natin, mundo natin, yung mga kapitbahay natin. Pero ang pangulo na, buong mundo problema. Ano pa? Alcohol. Ang alcohol, alam niyo po ba na excessive? Di ba? Excessive yung alcohol, related po to sa pneumonia. Although global problem na po ito, pero related po siya sa pneumonia. Yung acute respiratory distress syndrome, pneumonia. Para sa layman. So, excessive alcohol intake related din po yan. Kaya bumabagsak po ang immune system ng katawan natin. Ano pa po, mga nandito, bukod sa alcohol, smoking. Ang smoking, bukod sa bumabagsak ang immune system ng katawan natin, ang dami yung sakit kaakibat nito. Ibig sabihin, pag naninigarilyo ka, buhay ka pa, para mo pinapatay na sarili mo. So, lahat ng yan makikita nyo, dahil sa sigarilyo nakasakit. Cancer sa baga, cancer sa bibig, sa lalamunan, pwede atakin sa puso, pwede ko tayo ma-stroke, o kaya yung sakit sa kidney o sa bato. So lahat ng yan, makuha po natin yan dahil sa sigarilyo. Dahil bumagsak lalo immune system natin. O ano pa po? Pagkain. Diba? Preservative, unhealthy diets. So pwede yung maka-harm sa immune system ng katawan natin. So maliwanag po, nasusundan po ba natin? Maliwanag po ba? Okay?
yung mga viewers po natin, no, yung mga kabaitaan po natin, binabati ko po kayo. Kumusta po tayo diyan, yung mga nakikinig sa atin, no? Ano pa po? Tulog. Diba? Trabaho na ulit ngayon. June 1. GCQ na po tayo. Traffic na naman. May stress ka na. Kaya lang, hindi pa nakaka-adjust yung katawan mo. Bakit? Dahil walang pasok, di ba, nung mga quarantine natin? Anong ginagawa? Hindi masyado natutulog ng mahimbing. Nanonood hanggang umaga. Tapos maaga gigising. O yung body clock, nababago. Nadidehydrate pa. Nakakalimutan kumain. So yun ba mga nangyayari? Hindi nakakapag-exercise. Sabi, dapat mag-exercise. Kaya lang, binigla mo naman. Inatake tuloy sa puso. So makinig mabuti. Mataas ang cholesterol, high blood. Pag sinabi exercise, konti-konti lang, huwag bigla. Diba, nung nakita mataas ang cholesterol mo, na-check up ka. Sabi sa'yo ng doktor mo, o mag-ano ka, mag-exercise daw, binigla mo. So dapat hindi ganun. Una, initial, mga 15 minutes, kahit walking-walking lang, 15 to 30 minutes. Eh yung iba binigla, o nagbabike binigla, layo-layo, may edad na, pwedeng mamatay. So dahan-dahan po dapat, tamang ano rin po, tamang exercise din po. Pagkain, diba? Junk foods, so bawasan po lahat. O yung mga nakaalam natin na nakakasama, bawasan po natin. Ngayon, paano mapoprotektahan yung sarili po natin? Di ba yung mga nakikinig sa atin, mga nasa bahay? Ano po ba dapat gawin? Paano makakatulong? Paano tayo hindi makahawa? O anong sabi? Face mask. Di ba lahat ng establishment, bawal pumasok na pag walang face mask. Ito na po kasi yung new normal. Kasi wala pa ho tayong bakuna. Wala pang gamot, hindi pa alam. Diba? Hanggat maaari nga, mag-face shield po tayo. Ano ba yung face shield? Yun yung elastic. Hanggat maaari po, para hindi ho tayo makaawa, hindi rin po tayo mahawa. Ano pa? Social distancing. Hanggat maaari, 6 feet. Ay kaya lang, ano nangyari? Yung iba, dikit-dikit. Lalo na ngayon, walang masakyan. So, mahirap. So, maintain social distance o physical distancing. Kahit sa mag-asawa, di ba, sa motor, bawal. So, hanggat maaari po, hiwalay. Di ba, yung maintain po natin yon. O, ito pa. Hugas na kamay. Makikita nyo sa screen. Di ba? At least 20 seconds. Dalawang happy birthday. Sabon, tubig. Kung walang sabon, saka tubig, 60% at least hand sanitizer, 60% alcohol content ng hand sanitizer. So dapat lagi may dala tayo ngayon. No? Yung mga, yan po yung new normal. Eh. Kung dati hindi ka dadala alcohol, ngayon konting sipag, dala-dala ng alcohol saka face mask. Diba? Ano pa dapat gawin? Konting sipag sa bahay. Kahit saan, konting sipag. Sipag saan? Paglilinis. Ayan, no? Diba? Disinfect. Linis. Bakit? Kaya nga, di ba, new normal, magdala ng alcohol. Bakit? Yung hinawakan mo, doorknob, lagay mo na alcohol. Kasi, tingnan natin. Ayon kasi sa pag-aaral, di ba, may nabasa tayo, yung virus daw, specifically, coronavirus, sa bakal o metal, pwede daw ko siya tumagal ng 5 araw. Sa kahoy, pwede tumagal ng 4 na araw. Sa plastic, mga container, diba? Pwedeng tumagal 2 hanggang 3 araw. Sa mga stainless, ganun din po, 2-3 araw. Pero sa mga ton, pinakamaano siya, mga within a day o 24 hours. So yun po tumatagal yung virus ayon sa pag-aaral. So mga nakita, nabasa po natin. So kaya dapat konting sipag paglilinis. Okay, ano pa? Ehersisyo. Tamang ehersisyo. Bukod dyan sa mga yan, anong pinaka-importanting dapat natin gawin? Natural. Tamang pagkain. Diba? Ano-ano ba yung mga tamang pagkain? Ayon sa WHO, o kaya United Nations, plenty of fruits and vegetables. O kaya alam, minsan may mga tanong dyan, Dok. Paano yun? Acidic ako. Bawal ako masyado kumain ng mga putas. Paano first bite plus? Okay. Kung may mga question po tayo na related sa pinag-uusapan natin ngayon,
Mamaya po, ihanda nyo yung question. Dahil pipili po tayo ng dalawa na pwede po magtanong, ilalive po natin tayo. So, maliwanag po. Okay? Ang maganda po, di ba? Fruits and vegetable. Ang maganda, yung mga yan, makikita natin lahat sa First Vita Plus. Kung tayo po mga nasa bahay, palakpakan naman po natin. Okay? Para sa mga bisita natin, ng mga first time nakapakinig, ano ba ang First Vita Plus? Ito ho, limang gulay. Malunggay, dahon ng sili, saluyot, ukay, talbos ng kamote. Pinagsama-sama ho ito sa isang sachet. Titimplahin na lang po ito sa isang baso ng tubig o kaya sa isang fish tub. Diba? Ilalagay mo lang sa isang baso ng tubig. Ano ang benepisyon nito sa ating katawan? Pag-usapan natin isa-isa bawat gulay. Ang malunggay po, diba? Siya po yung sinasabi na miracle vegetable. Diba? Alam ho ba natin na napakaganda nito sa ating katawan? Halos 300 sakit na pipigilan po nito. Diba? At magaling po siya makapagpababa ng blood sugar. So, ibig sabihin, maganda po ito sa may mga diabetes. Maganda po sa malnutrition, maganda po sa isugat. Ayun, magaya ng binanggit ko kanina. Meron po siyang tinatawag na antibacterial o antibiotic property. Maganda po sa may mga cancer. Ano pa? Diba binanggit ko? Para lumakas lalong immune system ng katawan. Dalawang vitamins ang maganda. Naka-additional. Vitamin A, vitamin C. At nakikita po natin lahat yan sa malunggay. So yun, di ba? Malunggay, multivitamins and minerals, halos kompleto na po. Andiyan po ang potassium, sodium, zinc, halos nandiyan po siya. So napakaganda ho, kaya siya tinawag na miracle tree o miracle vegetable. So maliwanag po, no? Pangalawa ho, dahon ng sili. Para sa po dahon sili. Kung alam natin, pansahog lang siya, di ba? Alam mo ba natin na maganda ho siya anti-stress, anti-fatigue, immune booster? So yun po ginagawa ng dahon ng sili. Ang isang napakaganda po dito, meron po siyang tinatawag na fibrinolytic activity. No, ano ba yung fibrinolytic activity? Nakaiwas paglapot ng dugo. Paglapot ng dugo, pwede mag-blood clot. Blood clot, pwede tumama sa ugat sa puso, pwede siya ang sa utak. Pwede kang ma-stroke o kaya pwede kang magkaroon ng heart attack. So maganda po nito, tinutulungan niya yung dugo natin para gumanda ang daloy o lumamdam. So makaiwas po tayo sa mga sakit. Kaya nga kailangan natin yung pampaganda ng daloy ng dugo sa katawan. Ano pa po? Diba? Saluyot. Maganda naman po to sa panunaw natin. Diba? Nakatulong siya makapag-regulate ng bowel movement. Kasi may mga tao hirap dumumi. Diba? So ito po nakakatulong siya pampadumi. Tuloy-tuloy lang po ang pag-inom natin. So maliwanag ha. Ang dami rin niya vitamins. Kompleto rin po. Ano pa? Pangapat po, colitis or spinach. O ito naman po yung ating expectorant. So ibig sabihin, maganda po siya pampalabas ng plema. Mucolytic, pampalusaw, di ba? Expectorant, pampalabas, problema. So, ibig sabihin, maganda sa may mga problema sa baga. Kagaya ng ano? COPD. Ospat ng baga. Di ba? Pulmonya o bronchitis. So, nakakatulong po ito. Kaya lang maging ganda, ha? Lalo na yung mga naninigarilyo. Pag inom natin ng First Vita Plus, pwede po tayong ubuhin. Kasi kailangan ilabas yung toxin ng ating baga. Meron din po siyang tinawag na hemostatic activity. Ano yan, Doc? Nakatulong po ito makapagpaampat ng pagdudugo. Kasi may mga kababaihan sa loob ng isang buwan, 2 linggo, 3 linggo na dinudugo pa. Sa loob ng isang taon, 4-5 beses lang dinadatnan, irregular ang kanilang menstruation. So nakatulong ito makapag-regulate ng bleeding. Kaya lang maging ganda, mga kababaihan, pag inom mo ng First Vita Plus, pwede sumakit ang ating puson. Diba? Para kayo nagdi-dysmenorrhea, pwede kayong duguin ng malakas. O, wag po tayo matakot. Ang tawag po dyan, healing crisis o detoxification. Kasi may mga pasyente po tayong ganyan. Pag inom ng First Vita Plus, yung iba po nilalagnat. Fever. Yung iba, inuubo. Yung may mga goiter, pwede yung sumakit nyo para kami nakabara sa sakit leg nyo. Wag po tayong matakot, dagdagan lang ang pag inom ng First Vita Plus. Kung isa, pwede nyo gawin dalawa. Pwedeng tatlo. Depende na po sa inyo. Bakit? Wala po tayong overdose. Bakit? 5 gulay po ito. So, maliwanag po. O panlima po, talbos ng kamote. Pampatamon po ito ng pulang dugo. O lilinawin ko ha, pulang dugo. Hindi po ito pampataas ng blood pressure. O, kasi sabihin nyo iba, bawal kasi high blood. Ang pinapataas po nito, pulang dugo. So ibig sabihin, maganda po siya sa may mga anemia o mababa ang pulang dugo. Siya lang din po ang halaman na merong iodine. At ang iodine, maganda po ito sa may mga goiter. Hyperthyroid man, hypothyroid, pwede po ito. Maliwanag, maganda po sa may mga platelet, lalo na sa may mga
dengue. O, depende po kung anong gusto nyong inumin. Kasi meron po tayong mga variants. Depende po kung anong gusto. May dalandan, melon, guayabano, fruit and veggies with mangosteen, pineapple. So, depende na po sa inyo. Dalandan, maganda po sa mga problema sa baga. Iba, mga hinihika, maganda po ito. Sabihin nyo iba, bawal lang maasim, citrus, kasi may hika. O, ang laman po nito, limang gulay. Dinagdag lang po dito yung dalandan. So, anag po ha. Melon, maganda naman po. Ay, although lahat maganda yan. Kaya lang ito po yung madaming testimony namin. Ang melon po, napakataas ng vitamin A. Ang vitamin A, maganda po sa reproduction. So, ang dami yung testimony, yung mga hindi nabubuntis. Pag ininom ang First Vita Plus Melon variant, ang dami yung nabubuntis. So, maliwanag po. Guayabano, alam nyo ba ang guayabano? 1976 po, meron na po siyang pag-aaral na maganda po to sa merong mga cancer. So kahit anong klase ng cancer, gusto mo guayabano, ideal po yan sa inyo. Pero lahat ng yan, kung wala kang sakit, okay lang lahat, inumin nyo yan. So maliwanag po, fruit and veggies with mangosteen. Maganda po to doon sa may mga schizophrenia, anxiety, depression, pwede rin po to. O kaya mga na-stroke, maganda po ito. Pineapple, maganda po to doon sa mahina ang panunaw. Ulcer, gastritis, so nakakatulong po ito. Maganda rin po siya pampahimbing ng pagtulog, maganda rin po ito. So nasusundan nyo, yan po yung mga variant kay mga kabataan o kabaitaan ngayon na ayaw ng mga juices, gusto nila kape. Okay lang po yan. Bakit? Kasi meron po tayong kape na variant, di ba? Limang gulay, dinagdagan po ng coenzyme Q. Okay, kape po ang lasa. Additional na benepisyo, maganda po yan sa may mga sakit sa puso, migraine, masakit ang kasukasuan, cancer. So maganda po ito. Depende po, pwede po siya malamig. O, di ba? Smoothie po siya. Pwede rin mainit kung gusto ninyo. Pwede sa umaga, sa tanghali, sa gabi. Depende na po sa inyo. Kung may mga question po tayo, handa lang po natin mamaya yan. So maliwanag po. Okay, yung iba naman po, nagda-diet, hindi makapunta ng gym, bawal pa po, hindi pa po sa essential, di ba? E nagda-diet sila dati, regular ang pag-gym. So wag po kayong mag-alala, limang gulay, nilagyan po ito ng L-carnitine. So napakaganda po yan, slimming milk smoothie. Additional na benepisyo, maganda po sa fatty acid metabolism, infertility, sakit sa puso, nagda-dialysis, mataas ang cholesterol, diabetes. So additional po yan. Meron din po tayong mga nagpapaganda ng kutis, 'di ba? Glutathione. So limang gulay, nilagyan po ng glutathione pampaganda ho ng kutis, pampaganda ho ng balat. So maliwanag po, kaya kahit nasa bahay po tayo, tuloy-tuloy lang po tayo. Okay? Meron din po tayong mga gold line. Ano ba 'yung mga gold line natin? 'Di ba? Meron din po tayong mga platinum variant. Maganda po sa may mga cancer, no added sugar. Kung may diabetes, gusto, walang sugar, no added sugar. Bakit may lasa? Kasi yung galing po sa katas ng putas. Okay? Ano pa po? Bagong-bago, watermelon titanium natin. Alam niyo ba na napakaganda din po nito? Loaded with potassium, magnesium, lycopene, and amino acid. At ang amino acid, alam niyo ba, building blocks po ng protina yan. At din po yung kanyang mga minerals, di ba? So napakaganda po nito sa ating katawan, sa immune system lalo natin. Maganda po siya sa nag-gym, di ba? Yung mga pinapawisan na dehydrate, pang-replace po ang task po na water nito. Okay? Maganda siya sa immune system dahil saan? Sa arginine at citrulline nito na nakikita po natin. Okay? Combination po yan, pag pinag-combine, nakakadagdag sa benepisyo po yan ng katawan natin. Nagtatanggal po siya ng ammonia, 'di ba? Yung toxin sa katawan natin. Maganda po siya sa may mga sakit sa puso. Pampaganda ng daloy ng dugo, yan po yung ugat ng katawan no, kung makikita nyo. Ang normal po malinis. Yung pangalawang litrato, may plaque o atherosclerotic. Yan po yung mga excess na taba ng katawan na pumunta sa ugat ng katawan natin. Kaya ako dumadami nagkakasakit. Tumataas ang kolesterol, pupunta dyan, pwede nga takay sa puso, pwede ma-stroke. So anong ginagawa nito? Pampaganda ng daloy ng dugo sa katawan, ng blood flow. So ibig sabihin nakakatulong siya pampababa ng ating blood pressure. Okay? Maganda rin po to sa atin, sa paningin, sa mata. Ang taso na kanyang vitamin E at vitamin A. Diba? May receptor po tayo dyan. So nakakatulong po itong vitamin A na to. Nakikita saan? Sa watermelon din po.
Maganda rin po to sa may mga problema sa prostate. Diba? Ayon po yan sa ano, yung smarts nila, yung prostate po, nakakatulong po ang watermelon. Ano pa po? Napakadami benepisyo nito. Ngayon, sino, makikita nyo siya, no? Sino po ang pwedeng uminom ng First Vita Plus? Kasi kalimitan question, Dok. Nakalagay kasi sa box, bawal sa mga bata. Totoo, nakalagay sa box po yan. Not all for children and lactating mother. Totoo. Okay? Bakit? Batas po kasi ng gobyerno yan. Kailangan lahat ng herbal may nakalagay doon. Protection din po nila yan. Kasi hindi po lahat ng herbal pwede sa bata. So maliwanag po tayo, ha? Hindi lahat ng herbal pwede sa bata. Bakit ang First Vita Plus iniinom ng bata o naiinom bata? Kasi ang First Vita Plus po limang gulay. Na pang-araniwan, pwede ho natin kainin araw-araw. Okay, sino pwede kuminom? 6 months na baby, pwede mo nang painumin hanggang matanda. Depende na po sa ulang. Halimbawa, ang anak mo, dalawang buwan pa lang, isang buwan pa lang, breastfeeding. Diba? Ideally kasi breastfeeding. Eh, ikaw working mother. So walang naiiwan sa bata. Anong ginagawa? Battle, nakabote. So depende na po sa magulang. Sa batas kasi, Executive Order 051, ito yung tinatawag na milk code. Eh kung hindi nagbe-breastfeeding, depende po sa magulang. Bakit pwede ang First Vita Plus? Kasi nga po, limang gulay po siya na pangkaraniwan pwedeng kainin araw-araw. So maniwanag po, so kahit anong edad po, pwede. Pag-usapan natin o yung mga natulungan ng First Vita Plus. Ito po, nodular non-toxic goiter. So ganda, no? Pag may bukol sa leeg, para po kay sinasakal. O dagdagan lang ang pag-inom. O kita nyo litrato dito po, o, wala na po yung bukol. Okay? Ito naman po, diabetes. O taga dito lang po yan sa Pasig. 400 plus sa sugar, nag-normal po ang sugar, 10 boxes ng First Vita Plus. O wag po kayo mag-alala, ha? Ang ininom po nito, sweetened pa. Kasi yung iba, nagmamadali. O, Dok, isang box pa lang nainom ko, bakit wala pa nangyari? Okay lang po, ito nga po, 10 boxes eh. Almost one power pack. Ibig sabihin, isang bag yun na ubus niya. Ang maganda po dito, wala siyang maintenance. Ang blood sugar, nag-normal, yung sugat po gumaling. Okay, kung mga nasa bahay po tayo, palakpahan po natin sila. O, ito naman po, brain tumor. Diba? Macroadenoma. Pero benign po ito. Ibig sabihin, benign, hindi po siya malignant. Okay? Meron nung kasi mga tumor na malignan. Ito po, benign. Makikita nyo po sa mga screen nyo, oh, meron siyang MRI. Noong 2016, makikita nyo, may bukol 2.5 cm mass. At ang kailangan gawin, operahan. Ang gastos, malaki. Oh, di ba? Makikita nyo sa screen nyo. Uminom ang pasyente ng First Vita Plus, 6 months. Pinaulit ang MRI. Kung makikita nyo, 2017. Kitang-kita, liwanag sa screen nyo, na wala ang bukol nang wala pong ginawang operasyon. Palakpakam naman po natin sila. Kung mga nasa bahay po tayo. Okay, binabati ko po yung mga ninig sa atin. Oh, si Apply Spina. Spina, left. Lagi po siya nandyan. Okay? Si Apply Gina Juliano, nandyan din po. Kabaitaan, Apply Cheryl. Anin yun? Okay, ang dami pa po mga nandyan. O Apply Arnie, nandyan din po. Nakikinig din po sa atin. Okay? O ito po, Luzon, Visayas at Mindanao. Hindi lang buong Pilipinas, buong mundo. Nakikinig po din sa atin sa USA, California. Si Apply Ann Isidro. Okay, may testimony po siya. Yan po si Apply Ann. Sa pamilya ko nila, cancer sa kidney. Diba? Siya naman may bukol sa breast, nag-negative na wala ang bukol. Initially, negative din yung una yan. Pero dahil nawala yung bukol, nag-normal yung krea niya, bumabaan niya, tapos nag-normal yung asawa niya, bumaba ang kolesterol, naniwala po at nag-distribute po sa USA ngayon. O ba't yan po, pinakita ko din. Kasi yung kaibigan po niya, Apply Jenny Lynn, at yung asawa po niya, makikita nyo sa screen nyo, basahin nyo po, nag-positive po si Sir Romeo sa COVID. Sipin nyo, no? First class country, di ba? May mga Pilipino to tayo na. Yung asawa niya nag-positive. Ang pinainom, Kuya Bano Gold at Pineapple. Bakit? Kasi yung po yung nando sa kanya ngayon. Nung time na to. Yun po. Pero lahat ng klase ng First Vita Plus, malaki yung tulong.
Ang nasa kanila noon, Guyabano Gold at Pineapple. Nagkonsulta po yan kay Doc Harry. Si Doc Harry po, siya sa mga official spirit ng First Vita Plus. Ang sabi niya, gawin 3 times. 3 times, 5 times, okay lang. Mas madami o mas maganda. Tinanong ni Doc kung walang ibinigay na gamot yung doktor. Walang ibinigay. On the following consultation, ano nangyari? Yung asawa po niya, gumaling, naka-recover na. At negative na po sa COVID. Ano, OCO test. Bakit ngayon lang lumabas o bakit ngayon lang natin to pinakita? Pinakita to, initially kasi, ayaw mag-disclose nung mag-asawa. Okay, dahil tinanong ko siya, no, ba't ngayon lang nilabas to? Initially, ayaw mag-disclose. Kasi nga, syempre, yung stigma, pag COVID, nilalayoan ka. O, DCP mo, dito nga, mga health worker, nilalayoan. Kaya lang, nang na-recover na siya at nakapag-donate ng plasma sa American Red Cross. Kung makikita nyo yung litrato, di ba? Yan, nakapag-donate na siya. Ang ininom niya, Guyabano Gold. O yan po sila, yung actual na malapit na litro. Okay? Nandito na, nakapunta na po dito, nakatay na sa atin sa office natin. Nung nakapag-donate siya, tapos nung nakapagpaalam na tayo na pwede bang ipakita. So yan po. Diba? Kumakalat na po sa social media ng First Vita Plus, sa mga ibang kaibigan natin, kahit sa kanila, yung kwento ni Sir Romeo. Sipin nyo, senior citizen, COVID positive, home quarantine, nasa bahay lang, walang gamot na iniinom. Anong ininom? Available sa kanila, First Vita Plus Guyabano Gold at First Vita Plus Pineapple. Ang maganda po doon, nag-negative po at nakapag-donate pa po ng plasma ng dugo sa American Red Cross. Palakpakan po natin sila. Okay? License kompleto, BFALD, LTO, halal. Lahat po niya meron tayo. Anong ideal na pag-inom ng First Vita Plus? Paano kung may mga maintenance? Yan po kasi yung common na question sa atin. Tingnan natin ito, ha. Kung ikaw walang sakit, ang tamang pagkain natin ng gulay, 5 to 6 serving. Ang isang sachet, isang fistab, equivalent po sa 5 serving ng gulay, 1 putas. So, ibig sabihin kung walang sakit, isang beses, isang araw, okay na po. Okay? Kung may sakit ka, minimum 2 beses bawat araw. Wala po itong overdose, lalo na po sa panahon natin ngayon, ha? Dumadami po nagkakasakit, so dapat makaiwas sa sakit. Hanggat mari po, ideal sa panahon natin ngayon, ang ideal po na pag-inom, minimum 2, 3 pataas. Para lalo tayo makaiwas sa sakit, para lalo nating mapalakas ang immune system ng katawan natin. So maliwanag po, kung may high blood, may mga maintenance, paano gawin? Pwede ba tanggalin ang maintenance? O, makinig mabuti. Ideally, di ba? Sample, 5 gamot, 2 First Vita Plus. Sabat po sila. Pag normal na ang blood chemistry natin, yung laboratorio natin, unti-unti pwede ho tayo magbawas ng mga synthetic na gamot. Huwag usabay o huwag tatanggalin lahat. Unti-unti, kung anong normal ng cholesterol, tanggalin natin ang cholesterol. Normal lipid, normal uric acid, tanggalin po natin. Diba, magtika ka muna ng 1 o 2. Ang tawag po dyan, integration. First Vita Plus o traditional, tapos yung iyong Western practice o yung mga gamot na iniinom. So huwag pong bigla. Maliwanag, paano kung diabetic, Dok, matamis? Diba? Ang ginamit natin dito, yung unang katas ng tubo, di ba, meron siyang insulin property. So nakakatulong po ito pampababa o pag-regulate ng blood sugar. Kaya kung may diabetic po, okay lang po. Kaya lang may mga pwede po na maselan. Gusto, wala talagang lasa. Pwede po ang Vitalite or yung Platinum natin na no added sugar. Pwede po sa kanila yon. So maliwanag po, madami po ba tayo natutunan? Okay, pipili po tayo kung may mga question po tayo. Taas lang po ang kamay para makita ko kung sino may mga tanong, ha? Okay, taas po ang kamay kung may mga question tayo at magla-live po tayo ngayon sa may mga question. Pakitaas po ang kamay. Okay, kung may mga question tayo, ila-live po natin. Okay. Sino po ba, maliwanag po ba? Sino po ba may tanong sa atin ngayon dyan? May mga naguluhan po ba? Maliwanag po ba yung paliwanag? Taas po ang kamay kung may mga question tayo para kita ko kayo sa screen. Okay, at pipiliin po natin. Oh, may nakita ko. Ayun. Si Upline Monching. Okay, Upline Monching, pa-turn on lang po yung iyong ano, naka-mute. Pa-click lang po para marinig natin yung iyong tanong. Yung kasi Upline. Yung chayin ko ngayon, pinainom, ano, yung napadala ko ng First Vita Plus, sa kidney siya. Oh. May sakit sa kidney. Sakit sa bato.
Opo. Ginagawa ang dialysis, ayaw pa dialysis, turok lang ginawa sa kanya, turok. Ah, okay. Ano daw po yung tinuturok? Yung parang 4 times daw a month eh, tinuturok. Ah, okay. Sa ano po yan, sa ang dugo? Okay, nakarating na kayo pinadala kong Press by the Blast na dalan daan sa kayong Milon Gold. Eh, opo. Nang inom niya, okay na, nalasaan niya, nagustuhan niya yung dalandan. Oo. Pangalawang araw, sabi, inumin niyo muna, huwag mo nang biglayin kasi baka bawal sa kayong maraming tubig. Tapos pangalawang inumin niya, gold. Pinayin niya Milon Gold, medyo natamisan. Sabi ko, okay. Patagdagan mo ng tubig, baka ano, yung siyempre, baka natamisan. Ayun, okay. Okay, okay. Ngayon, ano yung pinaka the best pa para, ngayon, nakakainom na siya, gumaganda sa kanyang first bite, tapos okay sa kanya. Opo. Ayan, ang magandang i-follow po sa kanyang painom, ano ba mas maganda? Para lalo na makarecover kagad. Okay. Sakit sa kidney. Okay, yung tinanong ni Upline Monching. Usually, Doc, may manas na po siya sa paa. Oo, usually kasi, ba't nagkakasakit sa kidney? Paliwanag natin ng konti. Pero yung nagkaroon kasi na komplikasyon sa high blood, diabetes, yan pong dalawang sakit na yan, yan po yung common. Bakit nasisira ang kidney? Pag nasira ang kidney, kadalasan nagmamanas po. Bakit hindi na ho pwedeng makaihi ng ayos? Kasi nga, nasisira yung kanyang kidney. Okay, anong ideal? Okay? Kung ang mga sakit sa kidney, meron niyang fluid restriction. Ibig sabihin, babawasan ng pag-inom ng tubig. May limit lang po sila. Ngayon, kung may limit ang pasyente sa pag-inom, ang ideal para konting naiinom pero madaming first bite plus ang pumapasok sa katawan nila, ang ideal po sa kanila, titanium or platinum. Diba? Titanium or platinum. Pero kung meron pa po siyang available sa kanila na Milon Gold o kaya dalandan, ubusin lang po muna niya yun. Gano'ng kadami? Pwede siyang uminom dalawa hanggang tatlong beses kada araw. Dalawa, tatlo kada araw. Mararamdaman naman po niya yan eh, kung gumaganda yung katawan niya. Ayon po sa inyo, medyo nagustuhan, tapos gumaganda yung pakiramdam, tuloy lang po niya. Pag naubos po yun, para mas maganda, titanium or platinum po ang isunod. Platinum, ang ipalit po doon sa... Dan, anong flavor po ng platinum? Lahat po yan, pwede sa kanya. Lahat? Okay. Apo. Sige po, palakpa po natin sa Upline Monching sa pagtatanong. Salamat po. Okay, isa pa po. Meron pa po tayo mga question ng tanong po kanina, yung mga hindi nakapakinig tungkol sa kidney. Okay, at nagdadialysis, ayaw magpadialysis, kaya lang namamanas po. Okay, may mga question pa po tayo. Taas lang po ang kamay kung may tanong para makita natin sa screen. Meron pa po tayong tanong, yung iba po tanong, mga iba po wala nang tanong kasi maliwanag po sa kanila. Okay? Yan, tingin pa tayo sa kasunod. Okay, yun! Si Upline Galaxy J7 2016! Upline! Ayan yun, yun, si Upline J7 2016. Okay, tingnan lang screen natin. Kung naka-unmute na po tayo para marinig po natin kayo dito. Yan. Okay, Upline? Okay, anong great first morning po, Doc. Anong first name, Upline? Aldrin. Okay, Upline. Oh, great morning. Great morning po. May kasama po kasi ako dito. Bali, yung misis niya tsaka siya, ang sugar po is... ano na, yung boundary na po. Okay. So, ayaw po kasi ng sobrang matamis. What is the best advice po na maibibigay sa akin po? Nandiyan ba siya ngayon? Nakikinig ba sila? Nasa duty po ako. Nasa... Okay, sige. Okay. Anong mag sa kanila? Actually, kung diabetic o boundary yan, tapos natatamisan lang po siya, okay? Lahat naman ng variant ng First Vita Plus pwede. Opo. Lahat ng variant. Ang gawin mo lang, dagdagan mo lang ng konti ang fluids. Depende lang po kasi sa panlasa niya yan eh. Kung 300 niya tinitimpla, 300 ml, ganyan 350 o kaya 400. Opo. Okay lang po yun, wala akong kaso yun. I see. Ngayon, walang kaso yun. Ngayon po, halimbawa naman, tinignan niya yung First Vita Plus, anong mas gusto niya? Kung maselan po siya sa tamis talaga at nabasa niya, tinitingnan niya, ang no added sugar po natin, platinum. Okay po. No added sugar po yon, platinum. Pero kung gusto naman niya yung may lasa
O platinum, titanium, depende na po sa kanya. Kung mga regular line, dagdagan lang niya ng konting tubig, okay lang po yun. Okay? Okay, salamat po. Salamat po. Pwede pa po tayo mag-entertain ng isang question. Okay, thank you po. Okay, at thank you, Upline Aldrin. O sige po, isang question pa po tayo. Meron pa po bang question? O wag po tayo nga alis kasi after po natin ngayon, may kasunod po tayo, si Upline Ren. Kasunod ko po yon. Okay? Si Upline Chan ng Laguna. Okay, ng Laguna. Ayan, Upline. Turn lang, tingnan lang po natin yung mga screen natin. Unmute po natin. Okay, ito na po, Upline. Great morning. Great morning, Doc. Great morning po. Yes po, sa kapitbahay namin, Doc, mayroong nagtanong kung ano ba yung pinakamaganda para sa may, yung baga po nagkaroon ng tubig. Okay. Nagkaroon po ng tubig sa baga. Yes po. Yes po. Okay. Anong maganda na pwedeng painom? Yes po. Yes po. Okay. Actually, lahat naman po ng variant pwede. Okay. Dan, melon, guyabano, depende po kung anong gusto niya. Kaya lang kasi may tubig, di ba? So, babawalan siya ng konti ng tubig, fluid restriction. So, ang pwede niyang inumin, pwede mo siya ng titanium dalandan or platinum dalandan. So, pwede mo sa kanya yan. Gano'ng kadami? Minimum po, at least twice a day po. Okay? Okay po, Doc. May mga sakit sa baga. Maliwanag po, may mga sakit sa baga. Ganun po ang gagawin natin. Maliwanag po, Upline? Yes po, Doc. Maliwanag po. Maraming salamat po sa inyo. Okay, abangan po ulit natin, no? Salamat po kay Upline. Abangan natin yung mga susunod natin talk. Okay, ang health symposium natin, Monday, Wednesday, and Friday. Abangan po natin. Pwede na po tayo magtanong kung may mga consultation tayo sa mga doktor po natin. Okay, wag po tayong aalis dahil kasunod na po natin. Ang isa po sa multimillion ng First Vita Plus. Okay, ang kabaitaan po natin. Pakinggan po natin mamaya si Upline Ren Pamintuan. Okay, maraming salamat sa mga napakinig. God bless po and more power po sa First Vita Plus. Thank you po. Tayo ay ulan.